Hindi na mapakali si Melanie. Kanina pa siya palakad-lakad sa harap ng simbahan kahit mabigat at masikip ang suot na wedding gown. Nahihiya siya sa mga bisita dahil 15 minuto na lang ay magsisimula na ang seremonya pero wala pa rin ito. Sinisikap ni Melanie na umiti sa harap ng mga tao pero kahit ang mga kaibigan at bridesmaids niya ay naiinip na rin. Yung iba, nahihirapan sa suot na high heels. Yung iba naman ay excited ng mag-picture taking upang maipost sa kani-kanilang social media account. Kinakabahan na rin ang mga photographer. Panay tanong sila kung okay lang ba ang lahat at kung matutuloy pa ba ang kasal. Lumipas pa ang ilang minuto, hindi pa rin dumarating si Adrian. Habang tumatagal ay tumataas na rin ang tensyon sa loob ng simbahan. Si Vivian at Nicholas ay nagtataka na rin. Anak, ganito na ba talaga sa panahon ngayon? Okay lang malate sa sariling kasal? Tanong ni Vivian kay Melanie. Halata ang pagkabalisa nito, pero maya-maya pa ay pumarada na ang isang lumang sasakyan sa harap ng simbahan. Napalingon ang lahat ng bisita at kasabay noon ang pagtataka nang makita kung sino ang bumaba roon. Si Adrian at nakasuot ng tuxedo. May dala pa itong 3 piraso ng puting rosas. Kasama nito ang mga magulang na halos kasing edad rin ng magulang ni Melanie. Nakasuot ang mga ito ng simpleng damit at habang umaakyat sila ng hagdan ay hindi maiwasang mapakunot ng noo ng mga bisita. Melanie, pasensya na kung na-late kami. Wika ni Adrian, sabay abot ng bulaklak. Adrian, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Pabulong na wika ni Melanie na animoy nasasakal sa suot na corset. Melanie, ito ang katotohanan ng buhay ko. Minahal kita ng sobra kaya hindi ko magawang sabihin sa iyo ang buong katotohanan. Hindi talaga ako mayaman at ang mga magulang ko ay simpleng trabahador habang ako naman ay taxi driver na ang gusto lang ay mapangasawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Melanie sa narinig. Adrian, paano mo nagagawang magbiro sa ganitong sitwasyon? May hidden camera ba dito? Sinusubukan mo ba ako kung pakakasalan ko ang mahirap at walang pera na lalaki? Galit na wika ni Melanie. Sandali lang, mali ang iniisip mo. Walang hidden camera dito. Diba, ang sabi mo kahapon lang na mahal mo ako. Nagbago na bang isip mo ngayong ipinagtapat ko sa iyo ang lahat? Adrian, pwede ba? Anong palabas na naman ba to? Gusto mo ba talaga akong mapahiya sa lahat? Kung ganun, congratulations dahil nagtagumpay ka. Pasensya na kung hindi ko agad nalaman na isa kang manluloko at mapagpanggap simula pa lang. Pero Melanie, di ba sabi mo, mahal mo ako at ako ang lalaking gusto mong makasama habang buhay? Naalala mo, niregaluhan kita ng mamahaling relo. Binili ko yon gamit ang perang pinaghirapan kong ipunin mula sa marangal na trabaho. Alam ko rin na ayaw mo ng simpleng kasal, kaya nag-loan ako para maibigay ang gusto mo dahil mahal na mahal kita. Napatakip na lamang si Melanie sa kanyang mukha dahil ayaw niyang makita ng lahat ang kanyang pag-iyak. Hindi niya akalain na ang pinakamasayang araw sana ng kanyang buhay ay magiging isang kahihiyan. Inakala niyang matino at mayamang lalaki na ang kanyang pakakasalan. Marami na siyang pinangarap ni hindi niya na inasikaso ang pag-aaral dahil iniisip niyang hindi naman siya mag-a-apply ng trabaho pagkatapos ng graduation dahil mayaman naman ang kanyang mapapangasawa. Hindi naman siya nagtanong kay Adrian kung mayaman ba talaga ito dahil sa kilos at pananamit ay mukha naman talagang mayaman. Mayroon siyang magarang sasakyan at bahay sa sikat na subdivision. Hindi naman nag-iisip si Melanie na naka-jackpot siya sa mapapangasawa. Natural na iyon sa kanya dahil nagmula naman siya sa may kayang pamilya. Maganda at wala naman sigurong masama kung pumili siya ng lalaki na sa tingin niya ay babagay sa kanya. Sinubukan siyang yakapin ni Adrian pero itinulak siya ni Melanie bago galit na nagsalita. Paano mo nagawa sa akin to?
Paano mo ko nagawang ipahiya sa mga kamag-anak ko sa araw na to? Walang magaganap na kasal. Matapos noon, naglakad si Melanie palabas ng simbahan. Tinalikuran niya ang lahat, maging ang kanyang mga magulang. Nagkatinginan na lamang ang mga magulang ng bride at groom dahil maging sila ay hindi rin alam kung ano ang gagawin. Isa sa mga kaibigan ni Melanie ay lihim na nakapag-video sa mga pangyayari. Ilang sandali pa ay nagtayuan na rin ang mga bisita dahil noon lamang nila nasaksihan ang ganoong pangyayari. Si Nicolas, ang tatay ni Melanie, ang unang lumabas ng simbahan upang sundan ang kanyang anak. Melanie, bumalik na tayo sa loob. Magiging okay din ang lahat. Ganyan talaga ang relasyon. Hindi nawawala ang away. Pero maayos nyo rin yan. Sa kabila noon ay naglakad papalayo si Melanie na sinundan naman ng nanay nitong si Vivian. Nakayo kong bumalik si Nicolas sa loob ng simbahan kung saan naroon si Adrian. Nakaupo katabi ng mga magulang nito. Paano mo ipapaliwanag ang lahat ng to, Adrian? Alam ko pong nagtrabaho kayo ng maayos, kayo ng asawa nyo upang maibigay kay Melanie ang lahat. Pero meron pong kulang. Hindi nyo siya naturuan ng katapatan at tunay na pagmamahal. Adrian, anong ibig mong sabihin? Tapat ang aking anak. Ikaw nga itong nagsinungaling sa kanya. Isinasama mo siya sa mamahaling restaurant, sakay ng magarang kotse. Pero kung hindi pala sa iyo ang lahat ng iyon, ay bakit ka nagpanggap? Bakit hindi mo sinabi sa kanya ang lahat sa una pa lang? Sigurado naman ako na kung mahal ka niya ay hindi yun magiging problema. Kung mahal niyo ang isa't isa ay magsisikap kayo at sabay na aabutin ang mga pangarap ng magkasama. Bakit ba hindi namin nakita na isa ka palang mapagpanggap at manluloko? Wika ni Nicolas na punong-puno ng sama ng loob. Wala naman pong nagdududa sa katapatan ng inyong anak pero bakit siya tumakbo sa araw ng kasal matapos niyang malaman ang tunay kong sitwasyon? Hindi naman ako adik. Hindi naman ako lasing at langos sa alak. At lalong hindi ako kriminal. Nagkakapera ako dahil sa marangal na trabaho. At oo, hindi kalakihan ang sweldo ko pero sapat na iyon upang mabuhay ng maayos. At isa pa, ayaw ko nang magpaliwanag pa. Ang mahalaga naman ay mahal ko si Melanie ng buong puso. Pero ngayong nakita mismo ng aking mga mata na hindi niya ako kailangan at tanging pera lamang ang mahalaga sa kanya, mas mahalaga pa sa kanyang iniisip ng ibang tao kaysa sa nararamdaman ko. Nakikinig lamang ang mga bisita sa sinasabi ni Adrian. Pero hindi pa rin nila maunawaan kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari. Naiintriga din ang mga kaibigan ni Melanie. Sila mismo ay nakita kung papaano isorpresa at bigyan ng regalo ni Adrian si Melanie. Tapos ngayon, anong nangyari? Bigla ba siyang naghirap o talagang nagpapanggap lamang siyang mayaman simula pa lang noong una? Walang makapagbigay ng malinaw na paliwanag. Tumayo si Adrian upang lisanin ang lugar na iyon pero sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad ay biglang humarang ang isang ginang na nakasuot ng pulang damit. Iyon ang tiyahin ni Melanie. At saan ka pupunta? Sa tingin mo pwede mong ipahiya ang pamangkin ko ng gano'n na lang? Kung mahal mo talaga siya, paano mo nagawang ipahiya siya sa araw ng inyong kasal? At sa harapan mismo ng mga bisita na naglaan ng panahon na makapunta dito? Halos pasigaw na wika ng ginang. Bakit hindi niyo tanungin ang inyong pamangkin na si Melanie kung bakit ayaw niyang pakasalan ng simpleng lalaki katulad ko? Dahil ba wala siyang mapapala? Wika ni Adrian na halatang kinakabahan. Masama bang gustuhin ng isang babae na magkaroon ng maayos na buhay? Natural, pag mag-asawa na kayo ay magkakaroon ng mga anak. Lalaki ang gastos at hindi naman siya makakapagtrabaho dahil mag-aalaga ng mga bata at pagsisilbihan ng asawa bilang mabuting may bahay. Sa mundong ito, hindi sapat ang pagmamahal. Kailangan din maging praktikal. Ikaw, niloko ka ba niya o nagsinungaling ba siya sa iyo tungkol sa tunay niyang pagkatao? Gusto pa sanang mga tuwira ni Adrian, pero mas pinili niyang manahimik. Nang biglang nagsalita si Carmina, ang nanay ni Adrian.
mahinahon itong kinausap ang tiyahin ni Melanie. Alam mo, sa totoo lang, ayaw ipahiya ng aking anak ang kanyang mapapangasawa. Sa totoo lang, itong si Melanie ang kauna-unahang babae na minahal niya ng buong puso at hindi siya ang dapat nasisihin sa pangyayaring ito kung hindi si Melanie. Anong ibig mong sabihin? Sa bagay, ikaw ang nanay ni Adrian, kaya natural lamang nakampihan mo ang anak mo. Ganoon naman talaga, mabait ang anak mo, samantalang demonyita ang manugang. Matapang na wika ng tiyahin ni Melanie. Ang totoo niyan, nakita namin si Melanie sa restaurant na may kasamang ibang lalaki. Siguro mag-iisang buwan na rin, wika ni Carmina na nagpagulat sa lahat. Nakaupo kami ng asawa ko sa kabilang mesa, pero hindi kami napansin ni Melanie dahil magkatalikuran kami at mataas rin ang upuan. Sinabi niya sa kausap niyang lalaki na mahal niya ito at kaya niya lang pakakasalan si Adrian ay dahil sa pera. Bilang isang ina, hindi ko naman iyon magagawang ilihim sa aking anak. Napabuntong hininga na lamang si Adrian bago hinawakan ng kanyang ina upang isama na ito palabas ng simbahan. Pero nagpatuloy si Carmina sa pagsasalita. Isang linggo kaming hindi kinausap ni Adrian at sinabi niya itutuloy niya raw ang kasal. Wala naman kaming magawa. Heto at pinilit namin siyang kumbinsihin na gawin ang bagay na ito. Na kunyari, isa siyang mahirap at hindi naman namin akalain na magiging ganito ang reaksyon ni Melanie. Tatakbuhan ang sariling kasal. Hindi ba ito matatawag na patunay na talagang hindi niya mahal si Adrian kung hindi ang pera na mayroon kami? Ma, tama na. Umalis na tayo. Wika ni Adrian bago tuluyang isinama ang kanyang ina sa parking lot. Isa-isa nang nag-alisan ang mga bisita. Pero si Nicolas ay hindi pa rin makapaniwala sa mga narinig. Papanong naging ganoon ang aking anak? Lahat naman ay ginawa ko para sa kanya. Ano pa bang kulang? Malibang naging pagpapalaki ko sa kanya? Bulong ni Nicolas sa sarili. Mahal na mahal niya si Melanie at bilang isang ama ay pinangarap niyang magkaroon ito ng maayos at masayang buhay. Pero ngayon ay mukhang hindi na mangyayari pa. Mabilis na lumipas ang 3 buwan mula ng pangyayaring iyon. Malaki na rin ang ipinagbago ng buhay ng pamilya ni Melanie. Ang tatay nitong si Nicolas ay na-stroke dahilan upang maparalisado ang kaliwang bahagi ng katawan nito. Nakakagulat ito para sa kanilang pamilya dahil ang aktibo at talagang masipag na si Nicolas ngayon ay palagi na lamang nakaratay sa higaan. Si Vivian naman, ipinaubayan na lamang ang negosyo sa manager upang maalagaan at matutukan ang kalusugan ng kanyang asawa. Habang si Melanie naman ay tinapos ang huling semester sa universidad. Nagre-review na rin siya para sa darating na final exam. Mukhang hindi pa roon natatapos ang kamalasan ng kanilang pamilya. Hindi nagtagal, bumaba na rin ang kita ng negosyo. Maraming customer ang hindi na bumabalik dahilan upang magbawas sila ng empleyado. Ang natira na lamang ay ang kaibigan ni Vivian at ang isang babae na nasa 25 taong gulang. Sila ang sumalo sa lahat ng naiwang trabaho, pero kahit sila ay hindi rin iyon kinakaya. Matapos ang nangyari sa kasal ni Melanie, pinutol na rin ni Nicolas ang koneksyon sa ibang tao. At nang halos nasa bingit na siya ng kamatayan, ay hindi na rin alam ni Vivian kung ano ang gagawin. Noon lamang siya naharap sa ganoong sitwasyon. Wala na rin siyang panahon na alalahanin pa ang negosyo, kaya ngayong nalulugi na ito ay hindi niya alam kung papaano pa makakabangong muli. Plano niyang gamitin ang natitirang pera sa pagpapagamot ni Nicolas. Sinubukan namang tumulong at sumuporta ng iba nilang kamag-anak pero may kanya-kanya rin naman silang problema at gastos. Kaya sa huli, lahat ng responsibilidad at hirap ay pinasan ni Vivian. Si Melanie naman ay hindi interesado sa kanyang mga magulang dahil abala siya sa pag-aaral at iba pang problema. Isa pa, hanggat maaari ay ayaw sana ni Vivian at Nicolas na idamay pa ang kanilang anak sa naluluging negosyo. Nais nilang ituon ni Melanie ang atensyon sa pag-aaral at makapagtrabaho nang naaayon sa kagustuhan nito.
mataas ang pangarap ng mga magulang ni Melanie para sa kanya. Pero ngayong kailangan sana nila ng tulong nito, ay wala silang maaasahan. Isa-isa na ring lumalayo ang mga kaibigan ni Melanie nang malaman nilang wala na itong pera. Ano na lamang ang mangyayari sa kanya ngayon? Wala ng pera at wala na ring kaibigan. Wika ng isang estudyante. Hay nako, akala mo siya ang biktima. Pero ang totoo, namamangka siya sa dalawang ilog. Gusto niyang magpakasal sa mayamang lalaki, pero may mahal naman palang iba. Natatawang wika naman ng isa. Si Melanie ang sinisisi ng lahat kung bakit na-stroke ang kanyang ama. Kaya naman, walang nakikisimpatya sa kanyang kamag-anak o kaibigan. Si Adrian na dapat humihingi ng tawad ay hindi na rin sumasagot sa kanyang mga text. Maging ang nanay na si Vivian ay hindi na rin siya gaanong kinakausap. Nang dumating ang graduation ay natanggap ni Melanie ang kanyang diploma. Nakahinga siya ng maluwag kahit papaano. Pagka-uwi ng bahay ay agad siyang nahiga sa kama. Melanie, pwede bang mamalengke ka muna? Wika ni Vivian mula sa labas ng pinto. Ma, wala ka na bang ibang sasabihin sa akin? Padabog na wika naman ng dalaga. Melanie, wala na tayong gatas o tinapay man lang dito sa bahay. Ah, ganun ba? Mas mahalaga pa ba ang gatas at tinapay kaysa sa diploma ng anak mo? Nagbago na talagang lahat. Pabulong na wika ni Melanie. Ilang buwan pa lamang ang nakakaraan mula nang kausapin siya ni Vivian ng masinsinan. Umiiyak pa ito sa harap niya. Alam mo anak, ngayon ko lang napagtanto kung gaano kasamang tao ang pinalaki ko. Masakit sa akin bilang isang ina na tanggapin na ikaw ang aking anak, ang bunga ng aming paghihirap. Mama, tinawag mo ko na masamang tao? Kita nyo naman, kakagraduate ko lang ngayon. Nakuha ko ng diploma ko tapos ngayon, uutusan nyo lang akong mamalengke? Imbis na batiin ako ng congratulations? Melanie, 23 ka na, pero parang bata ka pa rin kung mag-isip. Alam mo, nagkamali kami ng papa mo kung bakit masyado ka namin na-spoiled noon. At kami pa ang nagplano ng kasal mo. Ma, ako ba talagang sinisisi nyo sa nangyari sa amin ni Adrian? Oo, Melanie. Ikaw ang sinisisi ko. Mahinang wika ni Vivian upang hindi magising ang natutulog na si Nicholas. Dahil sa ginawa mo, na-stress ang papa mo kaya na-stroke. At tingnan mo ang nangyari sa pamilya natin, sa negosyo, at pati na rin sa akin, ni hindi ako makatulog ng maayos sa gabi. Pero ma, di ba ilang beses na akong nagpaliwanag sa'yo? Wala akong relasyon sa lalaking yon. Nagkita lang kami para pag-usapan ng tungkol sa ino-offer na trabaho at maayos naman ang bayad. Hindi ko naman akalain na nandun pala ang magulang ni Adrian. Ilang beses ko bang sasabihin na wala akong sinabi na mahal ko siya? Hindi ko alam kung bakit sinabi yun ng mama ni Adrian kay Papa. At hindi ko rin alam kung bakit mas naniniwala kayo sa kanya kaysa sa akin na anak nyo. Yung lalaki na yon, nag-message siya sa akin sa Instagram at tinanong niya ako kung pwede ba akong magrekomenda sa kanya ng furniture design sa kanilang project. Pumayag naman ako. Bukod sa dagdag experience ay magkakapera pa ako. Nung magkita kami, nagrekomenda ako sa kanya ng mga design at nagbigay rin ako ng mga tips. Nagpasalamat siya sa akin at inimbitahan niya akong kumain sa labas. Habang kumakain kami, nakikipaglandian siya sa akin pero sinabi ko sa kanya na magpapakasal na ako, kaya wag na siyang mag-expect ng kahit na ano mula sa akin. Tapos, nagtanong siya sa akin ng kung ano-ano. Tulad ng kung may chance daw ba ako na mahalin siya. Ang sabi ko wala. Matapos noon, inayos ko na yung gamit ko at nagpaalam na rin ako sa kanya. Tapos, sinabi niya sa akin na ako na raw ang magbayad ng in-order ko. Siyempre, nainis ako. Kaya nakapagsalita ako ng hindi maganda. Ang sabi ko, bakit niya ako niyayang kumain kung wala pala siyang pera? Tapos, ang sabi niya, bakit daw ba napaka-importante ng pera sa aming mga babae? Pera lang daw ba ang nasa isip namin? Siyempre, sumagot ako at ang sabi ko naman,
Oo, importante ang pera sa akin at ang mapapangasawa ko ay talagang mayaman. Kaya nga siyang pinili kong mapangasawa. Pero anak, bakit ba pera ang priority mo? Mahinang tanong ni Vivian sa anak. Hindi ka naman namin pinalaki sa kahirapan. Lahat naman ng pangangailangan mo ay ibinigay namin. Mama, hindi naman sa ganun. Kapag may pera ka, malaya kang gawin ang gusto mo. Oo nga't hindi naman lahat ay mabibili ng pera. Pero kapag may maayos akong income, makakapamuhay ako ng maayos nang hindi iniisip kung may kakainin pa ba ako sa susunod na araw. Pwede akong magbakasyon kung kailan ko gusto. Hindi katulad nyo ni Papa. Maaga kayong aalis at gabi na umuwi dahil sa negosyo. Kung sana lang ay marami tayong pera, hindi may stress si Papa nung hindi natuloy ang kasal dahil sa laki rin ang nagastos ninyo matapos niyong magpresenta na sagutin ang venue at wedding gown ko. Melanie, anak, hindi naman na-stroke ang Papa mo dahil sa laki ng ginastos sa kasal. Nagalit siya dahil nalaman niya kung anong klase kang anak, makasarili at manluloko. Nahihiya siya sa lahat dahil ang ginawa ng anak ay nagre-reflect sa aming mga magulang. Pero mama, hindi naman totoo ang ibinibintang nila sa akin. Naging tapat ako, pero si Adrian, siya itong sinungaling. Nagpanggap siyang mayaman pero ang totoo, mahirap lamang ang buhay niya. Walang disenteng tao ang gagawa ng ganoon. Mahal ko ang sarili ko at ayaw kong magpakasal sa isang tao na manluloko at sinungaling. Sino sa aming dalawa ang mapagpanggap? Hindi ba siya naman? Melanie, tama na. Bukas ng umaga, samahan mo ako sa tindahan natin. Ikaw muna ang magtinda at magkahera hanggat bumalik sa dati ang ating kita. Mama naman, paano ako magtitinda eh wala naman akong alam doon. Matututunan mo rin yun, Melanie. Sa ngayon ay mas kailangan mong isipin ang kalagayan ng Papa mo, ang pagpapagamot niya at maging ang kakainin natin sa araw-araw. Wala na tayong ipapasweldo sa mga tauhan. Huwag ka naman sanang maging makasarili sa ganitong sitwasyon. Wika ni Vivian bago ipinatong ang pera sa mesa. Kinuha naman iyon ni Melanie at saka lumabas ng bahay upang mamalengke. Ang isipin pa lang na magtitinda siya ng damit ay gusto niya nang maiyak. Nakaupo siya roon habang pinag-aaralan ang presyo ng mga materyales at ng mga itinitindang damit. Alam niyang pagchichismisan siya ng mga tauhan, pero ano bang magagawa niya? Sa puntong iyon ay iniisip niya kung matutupad pa ba ang pangarap niya na maging interior designer o magtitinda na lang sa patahian. Mababa ang nakuha niyang marka sa kolehiyo kaya kailangan niya talaga ng working experience bago makapag-apply sa malalaking kumpanya. Pero papaano niya magagawa iyon kung siya ang inaasahang magbenta sa tindahan? Kinabukasan, habang nasa patahian sa Vivian at Melanie, ang tiyahin niyang si Francia muna ang napakiusapang magbantay kay Nicolas. Maganda ang pwesto ng tindahan ni na Melanie. Marami silang customer pero marami din silang kakompetensya. At upang mapanatili ang kanilang customer ay napagpasyahan nilang mag-offer ng discount at free delivery kung online mag-o-order. Hello Vivian, mabuti naman at nandito ka. Wika ng manager at kaibigan na si Regina. Ah, may isinama ako na bagong empleyado, si Melanie. At isa lang ang hihilingin kong pabor sa'yo. Ituring mo siya hindi bilang anak ko, kung hindi bilang normal na empleyado. Ituro mo sa kanya ang lahat ng dapat niyang matutunan. Walang problema, Vivian. Maasahan mo ko dyan. Nakangiting wika ni Regina. Siya nga pala, may good news ako sa'yo. Naibenta na namin ang mga lumang stock pero yung mga bagong dating ay hindi pa gaanong nabebenta. Mali yung kulay na dumating, black at gray ang in-order kong tela pero light gray naman ang i-deliver. Tahimik lang na nakikinig si Melanie sa usapan. Designer si Vivian at karamihan sa kanilang itinitindang damit ay ito mismo ang nagdesenyo at pumili ng kulay. Naaalala pa ni Melanie noon, sa tuwing may kliyente ang kanyang mga magulang, ay napaka-sweet nito sa isa't isa na parabang sila na ang pinakamasayang mag-asawa sa buong mundo. Bibili naman ang customer ng may ngiti sa mga labi. Pero pagkatapos noon, uuwi ang kanyang mga magulang na pagod na pagod at hindi nag-uusap.
Hindi naman sila ang may pinakamahirap na trabaho sa buong mundo. Pero ngayon, nauunawaan na ni Melanie ang dahilan kung bakit. Kapag ang trabaho mo ay makipag-usap sa mga tao ng paulit-ulit upang kumbinsihin sila na bumili ay talagang nakakapagod. Eto ba ang gustong ituro ni Mama at Papa sa akin? Ang kumbinsihin ng mga tao? Bulong niya sa sarili habang inaayos ang damit na panlalaki. Pumipili ka ba para sa asawa mo? Wika ng tinig ng babae mula sa kanyang likuran. Siguro magugustuhan ng asawa mo ang t-shirt na to. Komportable sa katawan at desenteng tingnan. Available pa ang lahat ng size at mayroong 5 kulay. Gusto sanang sabihin ni Melanie sa babae na anak siya ng may-ari o bagong empleyado roon. Pero hindi niya magawang magsalita. Ah, pasensya na. Pumili ka na lang ng gusto mo. At kapag nakapili ka na, sabihan mo ko. Wika ng tindera. Napangiti si Melanie. Hindi niya akalain na mabait at maayos makitungo ang tindera sa kanilang tindahan. Parang biglang nagbago ang pananaw ng dalaga sa buhay. Sa kauna-unahang pagkakataon ay parang gusto niyang subukan maging isang tindera. Nakangiti niyang nilapitan sa Vivian at manager na si Regina na noon ay nasa stockroom. Mama, ano palang gagawin ko? Handa na po akong magtrabaho. Nakangiting wika ni Melanie. Grace, halika muna dito. Grace, halika muna dito. Tawag ni Regina sa tindera. Siya nga pala si Melanie, anak ng may-ari nitong tindahan. Napangiti si Grace at humingi ng tawad dahil napagkamalan niya itong customer kanina. Ngumiti lamang si Melanie dahil alam niyang magiging masaya ang buhay niya roon kahit papaano. Mabilis na lumipas ang 2 buwan. Hindi akalain ni Melanie na magiging tindera siya ng mga damit dahil abala siya sa trabaho, nakalimutan niya kahit papaano ang mga problema sa buhay. Pinag-aralan niyang mabuti ang kalakaran sa negosyo, maging ang mga bagong disenyo ng mga damit na nagtitrend at talagang mabenta sa merkado. Gusto ko talagang magtrabaho dito. Minsang wika ni Grace kay Melanie habang sila ay kumakain. Malaki ang respeto ko kay Ma'am Vivian, kaya hindi ako umalis rito kahit muntik nang malugi itong tindahan. Hindi lahat ng amo ay magagawang magbenta ng alahas para lang may maipasweldo sa mga empleyado. Hindi agad nakasagot si Melanie. Walang nabanggit ang kanyang ina tungkol sa pagbebenta ng alahas, kaya nagulat siya na malaman iyon mula sa ibang tao. Ganun na ba talaga akong kasamang anak? Ni hindi ko napansin na walang sinusuot na hikaw o kwintas ang aking ina. Ni hindi ko magawang kumita ng maayos o magpakasal. Puro problema na lang ang ibinibigay ko sa kanila. Wika ni Melanie sa sarili habang nakaharap sa salamin. Mula noong araw na iyon ay sinikap niyang pagbutihan pang trabaho. Hindi lang pagtitinda ang kanyang ginawa, kung hindi pinag-aralan niya rin kung papaano manahi at magdisenyo ng mga damit. Siya ang nagbibihis sa mga nakadisplay na manikin at inako niya na rin ang responsibilidad sa kanilang online store. Hindi lubos na nauunawaan ni Melanie ang marketing strategy. Pero dahil sa kagustuhan na maiangat ang kanilang negosyo ay pinag-aralan niya iyon sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro at related topics sa internet. Araw-araw niyang minomonitor ang kanilang social media page. Siya ang nagpo-post ng available na disenyo, size at kulay ng mga item. Siya na rin ang sumasagot sa mga messages at orders. Nakita ni Vivian kung gaano kasipag ang kanyang anak. Halos hindi na ito nagdi-day off at kung papaano siya makipag-usap sa bawat customer na pumapasok sa tindahan. At maging ang inventory at benta ay siya na rin ang nagmo-monitor na dati ay ginagawa ni Vivian. Tinigilan ni Melanie ang pagme-message sa kanyang mga kaibigan. Hindi na rin niya ginagamit ang personal na Facebook account dahil mas priority niya ang kanilang negosyo. Tuwing day off, siya na rin ang nag-aalaga sa kanyang ama nang sa gayon ay makapagpahinga naman si Vivian kahit isang araw lang. Minsan,
habang pinagmamasdan ni Vivian ang anak ay napagtanto niya na mayroon din siyang pagkakamali noon. Nagkamali siya dahil hindi niya personal na kinilala si Adrian at ang pamilya nito bago pinayagang magpakasal si Melanie. Bakit ito ang sinisisi niya sa sunod-sunod na kamalasan na nangyari sa kanilang pamilya? Sa halip, napakinggan at damayan ang kanyang anak. Lumipas pang ilang buwan ay unti-unti na rin nakarecover si Nicholas. Kahit papaano ay naiigalaw na nito ang kaliwang bahagi ng katawan. Matagal pa bago ito tuluyang makarecover, pero kahit papaano ay masaya si Melanie sa improvement ng kanyang ama. Sa tulong ng mga doktor, physical therapist at walang sawang pag-aalaga ni Vivian kaya nangyari ang lahat ng iyon. Marahil, magtutuloy-tuloy na ang pag-move on ni Melanie kung hindi dahil sa isang pangyayari na babago sa kanyang buhay. Araw ng Lunes noon, maaga pa kaya binibihisa niya ang manikin. Wala pa silang customer kaya nagkakwentuhan sila ni Grace nang biglang pumasok ang matandang babae. Naghahanap ito ng damit na isusuot sa kasal ng kanyang apo. Anong kulay po ba ang madalas niyong isuot? Nakangiting tanong ni Melanie. Gusto ko sana ay light color lang. Ipinakita ni Melanie ang lahat ng design na mayroong light color at habang namimili ang matanda ay nagkukwento ito. 3 linggo pa bago ang kasal pero gusto ko ay handa na ang lahat. Adrian ang pangalan ng aking apo at hindi ko pa nakitang mapapangasawa niya dahil kadarating ko lang. Galing pa ako sa malayo. Nag-eroplano pa ako papunta lang rito. Isa-isang sinukat ng matanda ang damit pero hindi siya makapili kung alin ang babagay sa kanya. Pasensya ka na, iha. Matagal na rin akong hindi bumibili ng damit kaya hindi ko alam kung ano ang babagay sa akin. Wala naman akong pinupuntahan na okasyon dahil ang tulad kong matanda na ay mas gustong nasa bahay na lang. Sabi ng anak ko, eng grande daw ang kasal dahil mayaman ang pamilya ng babae. Matagal pa naman po ang kasal, mapag-iisipan nyo pang mabuti kung ano ang gusto nyong disenyo ng damit. Kung mayaman po ang mapapangasawa ng apo nyo, mas okay yon dahil wala masyadong magiging problema sa kasal. Nakangiting wika naman ni Melanie. Iha, hindi lang naman pera ang basihan para masabing magiging masaya ang buhay ng mag-asawa. Tulad na lamang ng aking anak. Dati siyang kalmado at hindi gaanang namumroblema sa buhay. Pero ngayon, hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. Laging kinakabahan at mabilis uminit ang ulo. Yung asawa niya lagi ang nasusunod. Pinipilit siyang mamuhay ng marangya. Gustong-gusto ni Carmine ang pumunta sa kilala at mamahaling resort. Magsuot ng branded na damit. Mabuti na lamang at desente ang aking apo. Tumutulong sa negosyo. O sige, itong light pink ang kukunin ko. Mukhang bagay sa akin at nakakabatang tingnan. Nakangiting wika ng matanda habang nakatingin sa salamin. Nang mga sandaling iyon ay ramdam ni Melanie ang mabilis na tibok ng puso. Okay ka lang ba, iha? Tanong ng matanda. Pero hindi na napigilan ni Melanie ang sarili. Tumulo na ang kanyang luha. Pasensya na po, pagod lang ako. Huwag kang umiyak, iha. Darating din ang taong para sa'yo. Ikakasal ka rin sa tamang panahon. Sa totoo lang, ikakasal rin sana ako pero hindi natuloy dahil sa'kin. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Melanie bago mahinahong nagsalita. Huwag ka nang umiyak, i-process mo ng order ko tapos doon tayo mag-usap sa labas. Pwede mong ikwento sa akin ang pinagdadaanan mo. Wala pang 10 minuto ay ikinikwento na ni Melanie sa lola ni Adrian ang lahat ng nangyari sa araw ng kanilang kasal. Ang pagka-stroke ng kanyang ama at kung papaanong muntik ng malugi ang negosyo. Nakikisimpatya ako sa lahat ng nangyari, lalo na sa iyong ama, Melanie. Pero gusto kong sabihin mo sa akin ang totoo. Talaga bang niloko mo si Adrian? Mayroon ka bang ibang kasintahan bago kayo ikasal? Wala po akong kasintahan. Nagsasabi ako ng totoo.
Hindi para magkabalikan kami ni Adrian dahil alam kong magpapakasal na siya sa ibang babae. Nagalit lang talaga ako sa kanya dahil niloko niya ako at sa harapan ng mga kaibigan, kamag-anak at ng mga magulang ko. Lagi akong pinagmamalaki ng mga magulang ko sa lahat, lalo na si Papa. Kaya hindi sila naniniwala sa akin na nagsasabi ako ng totoo. Mahal ko si Adrian at wala akong ibang kasintahan. Nagkataon lang talaga na may nakausap akong kliyente. Wala naman akong nakikitang masama kung magkita kami sa restaurant habang pinag-uusapan ng design. At saka kung mayroon akong tinatago ay bakit sa sikat at mataong lugar pa kami pupunta bago ang kasal. Mahal mo ba si Adrian? Muling tanong ng matanda. Sa tingin ko po, mahal ko pa rin siya. Alam kong tatanungin niyo ako kung bakit tumakbo ako sa araw ng aming kasal kung talagang mahal ko siya. Ang totoo niyan, sinikap kong asikasuhin ang aming kasal at inihanda ko na rin ang aking sarili sa buhay may asawa kasama ang lalaking minamahal ko. Hindi na ako magpapakaipokrita. Masaya ako dahil mayaman si Adrian. Naisip ko rin na kung siya ang pakakasalan ko ay hindi na ako mamumroblema sa pera. Hindi na ako aasa sa mga magulang ko at mabibili ko ng mga gusto ko. Bago ma-stroke si Papa ay maayos ang buhay namin. Pero lagi nilang sinasabi na dapat magtrabaho ako ng mabuti. Pagka-graduate ko sa college, nang sa gayon, makaipon ako ng pera para pag nagkaasawa at nagkaanak ako ay hindi ako mamumroblema. Ngayon, alam ko na ang dahilan kung bakit iyon nasabi ng mga magulang ko. Pero noon, wala akong ideya tungkol sa totoong hirap ng buhay. Ang alam ko lang ay gawin ang gusto ko nang hindi pinag-iisipan ng lahat. Tapos nang dumating si Adrian na parang isang naluging negosyante at walang kapera-pera ay parang na-disappoint ako. Sinabi niya na isa lamang siyang taxi driver at hindi ko inaasahan ng lahat ng yon. Ipinagyabang ko na siya sa lahat at kapag tinatanong ako ng mga kamag-anak ko, sinasabi kong mayaman siya dahil yun naman talaga ang alam ko. Ngayon, alam ko nang nagawa kong pagkakamali. Makasarili ako at ang gusto ko lang ay magpasarap sa buhay nang hindi iyon pinaghihirapan. Naluluhang wika ni Melanie. Iha, ang importante naman ay alam mo na ang nagawa mong pagkakamali. Wala namang perpekto. Lahat tayo ay nakakagawa ng maling desisyon sa buhay. Ang aking anak na si Lucio, ang tatay ni Adrian. Matagumpay na negosyante, pero sunod-sunuran sa asawa. Hindi siya nagkwento sa akin tungkol sa pangyayari sa kasal ng apo ko. Pero alam mo, Iha, mas mabuti pa kung bukas na natin ituloy ang pag-uusap. Siguro, talagang dinala ako ng aking mga paa sa iyong tindahan dahil mayroong dahilan. Nagpaalam si Melanie sa lola ni Adrian at matapos noon ay bumalik siya sa tindahan upang ipagpatuloy ang naiwang trabaho. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada ay may tumawag sa kanyang pangalan. Melanie, naaalala mo ba ako? Hindi kita naaalala. Anong kailangan mo sa akin? Maikling wika ni Melanie. Ako si Marcus, kaibigan ni Adrian. Late ako nung kasal mo. Pero naikwento na sa akin ni Adrian ang lahat. Sinubukan kitang i-message sa Facebook pero hindi ka naman nagre-reply. Mukhang hindi mo pa nababasa kaya pinuntahan na lang kita dito. Alam mo bang ikakasal na si Adrian? Tanong ni Marcus. Oo, at masaya ako para sa kanya. Wika naman ni Melanie. Pero hindi niya mahal ang babae. Pinipilit lang siya ni Tita Carmina. May problema ang negosyo nila ngayon at si Crystal, ang anak ng big time na congressman ang nakikita nilang solusyon. Marcus, pasensya na pero wala akong maitutulong sa kanya. Siguro, gawin niya na lang kung ano ang ginawa niya sa kasal namin. Baka sakaling umatras pa ang babae. Pero Melanie, kailangan mong sabihin kay Adrian na mahal mo pa rin siya para hindi matuloy ang kasal. Gusto ko lang mailigtas ang kaibigan ko. Marcus, paano mo nasabing mahal ko pa rin siya at bakit naman pipigilan ko siya na maikasal sa babaeng magliligtas sa kanilang negosyo? Melanie, alam mo ba kung gaano ang pagsisisi at pagdurusa ni Adrian dahil sa nangyari? Hiyang-hiya siya sa'yo, kaya wala siyang lakas na loob na makipagkita o kausapin ka. Alam niyang nagkamali siya sa ginawa niya.
Hindi na sumagot pa si Melanie. Mas pinili niyang pumasok sa loob ng tindahan kaysa makipag-usap kay Marcus. Carmina, pwede mo ba akong ipagtimpla ng tsaa? Wika ng lola ni Adrian na noon ay nakaupo sa sala habang nanonood ng TV. Oo naman, nakakagulat lang dahil mas gusto niyong nagtitimpla ng sarili niyong inumin. Pero ngayon ay inuutusan niyo ako. Wika naman ni Carmina. Sa edad kong ito, Carmina, ay gusto ko namang maranasan na pagsilbihan ako kahit minsan. Makaraan ng ilang minuto ay bumaba ng hagdan si Lucio. Anak, pwede bang samahan mo ako sa labas? May kailangan lang akong bilhin. O sige ma, sabay na tayo. Wika naman ni Lucio. Habang nasa sasakyan, ay nagsalita ang lola ni Adrian. Lucio, ipark mo muna ang sasakyan para makapag-usap tayo. Kanina pa kita gustong makausap ng sarilinan, yung hindi makikialam ang asawa mo. Bakit mo sinira ang kasal ni Adrian at Melanie? Ma, anong ibig niyong sabihin? Si Melanie ang sumira sa kasal. Nakipaglandian siya sa ibang lalaki. Nakita at narinig namin ang lahat. Eh, paano naman kayo napunta ni Carmina sa restaurant na yon? Tinawagan ako ni Carmina at ang sabi niya, doon na daw kami kumain. Tapos, nagkataon naman na may bakanting upuan sa katabi ni Melanie. Lucio, sa tingin mo, nagkataon lamang ang lahat ng yon? At saka bakit ba lagi kang balisa? Ano bang pinoproblema mo? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ma, ang totoo niyan. Nag-invest kami ng malaki sa negosyo at nascam. Wala na kaming pera ngayon at baka malubog pa sa utang. Malapit na ang kasal ni Adrian. Wika ni Lucio. Kung ganoon pala, ay bakit gumagastos pa kayo ng malaki? Magkakanda utang-utang pa kayo. May intindihan naman ni Adrian ang lahat kung ipapaliwanag ninyo sa kanya. Ma, hindi ganoon ang sitwasyon. Sabi ni Carmina, kung ang grande ang magiging kasal ni Adrian at Crystal, siguradong dadami ang business partners namin at iyak na matutuwa ang pamilya ni Congressman. Lucio, huwag kang magpauto sa asawa mo. Kawawa lang ang aking apo kapag nagkataon. Siya nga pala, nakausap ko si Melanie kahapon nung bumibili ako ng damit. At sa tingin ko ay mabuti siyang tao. Pinaliwanag niya sa akin kung bakit siya umalis sa araw ng kanilang kasal. At kahit naman sa akin gawin iyon ng aking mapapangasawa ay ganoon din ang magiging reaksyon ko. O baka nga higit pa doon. Pero ma, nakita namin ang tunay na pagkatao ni Melanie. Lucio, siguro dapat ang asawa mong si Carmina ang subukan mo. Kung ano ang magiging reaksyon niya kung wala ka ng pera at baon na sa utang. Tingnan mo kung mamahalin ka pa rin ba niya. Kanina nakita ko yung resibo ng ipinamili niyang bag at sapatos. At sa laki ng halaga noon ay alam ko na kung bakit nalulugi ang negosyo niyo. Ma, pwede bang maging masaya ka na lang para kay Adrian? Busy kami ngayon. Oo, kita ko nga. Busy si Adrian sa computer niya at hindi na halos lumalabas ng kwarto. Ma, IT ang apo mo. Kaya talagang lagi siyang nakaharap sa computer. Hindi na nakipagtalo pa ang matandang babae kay Lucio. Alam niyang sarado na ang isip nito. Kinabukasan, maagang dumating ang lola ni Adrian sa tindahan ni na Melanie. Kinumbinsin niya itong kausapin at makipagkita sa lalaking sinasabi nila na kasintahan ni Melanie bago ang kasal. Pero lola, ayaw ko na po siyang makita o makausap. Sige na Melanie, siguradong masasagot ang iyong mga katanungan at saka malay mo, malaman mo ang buong katotohanan pag nagkausap kayo. Nakipag-chat si Melanie sa lalaki at pumayag naman itong makipagkita. Ibinalita niya rin ito sa lola ni Adrian. Kinagabihan, kinausap ng matandang babae si Carmina, Lucio at Adrian. Bukas ang ika-45 taon ko mula nang magtrabaho ako bilang isang pulis at gusto ko kayong imbitahan sa isang salo-salo sa restaurant. Nagpa-reserve na ako at simpleng selebrasyon lamang yon kasama kayo. Nang sumunod na araw, sa itinakdang oras na napag-usapan ay dumating si Adrian kasama ang kanyang mga magulang. Panaykwento ang kanyang lola ng mga karanasan nito sa trabaho at maging ang mga kakatuwang pangyayari noong bata pa si Lucio. Sa gitna ng salusalong iyon ay hindi maiwasang magtanong ni Carmina sa kanyang biyanan
kung saan ito kumuha ng perang ipinambayad sa mamahaling restaurant na iyon. Huwag kang mag-alala, Carmina. Pera ko ang ginastos rito. May pension naman ako at saka may pera ako sa bangko. Yung mga ipinapadalang pera ni Lucio sa akin noon ay inipon ko talaga at masasabi kong sapat na ang pera ko para mabayaran ang lahat ng utang ni Lucio. Kaya hindi na kailangang magpakasal ni Adrian sa babaeng hindi niya naman mahal. Ang babaeng pinili mo para sa kanya. Halos maibuga ni Adrian ang kanyang iniinom nang marinig ang mga salitang iyon. Hindi niya lubos maisip kung papaano iyon nalaman ng kanyang lola, samantalang sa mga malalapit na kaibigan niya lamang iyon na ikwento. Natameme si Carmina sa sinabi ng kanyang biyanan at wala siyang maikatwiran dahil totoo ang lahat ng sinabi nito. Sa mundong ito, hindi talaga mawawala ang mga taong gustong solusyonan ang problema ng walang kahirap-hirap sa pamamagitan ng paggamit sa ibang tao. Adrian, alam kong mabuti kang tao pero naimpluwensyahan ka ng iyong ina. Nagawa pang bumili ng bag na nagkakahalaga ng milyon-milyon kahit pa nahaharap sa problema ang negosyo. Huwag na huwag niyo akong iinsultuhin, wika ni Carmina bago tumayo. Huwag kang umalis, Carmina. Melanie, halika rito, iha. Wika ng matandang babae na siyang ikinagulat ng lahat. Hindi ko nasabi sa inyo, may inimbitahan pala akong bisita, pagpapatuloy ng matanda. Ang selebrasyong ito ay para sa katotohanan at hustisya. Carmina, baka gusto mong ikwento sa amin kung papaano mo plinano ang lahat ng ito. Kung papaano ka nagbook ng restaurant para sa lalaking yan at kay Melanie. Agad nagsalita ang lalaking kasama ni Melanie. Pasensya na po kayo sa mga nangyari. Kailangan ko lang talaga ng pera noong mga panahong iyon kaya tinanggap ko ang utos ni Ma'am Carmina. Sabi niya babayaran niya ako ng malaking halaga. Wala na sana akong balak na makipagkita pero naaawa ako kay Melanie nang malaman kong na-stroke ang tatay niya dahil hindi natuloy ang kasal. Na kayo kong wika ng binata bago dali-daling nilisan ang restaurant na iyon. Si Lucio ang unang bumasag sa katahimikan. Carmina, ipaliwanag mo ang lahat ng ito. Bakit pinalabas mong niloko ni Melanie si Adrian? At pati ako ay pinaniwala mo sa kasinungalingang ito. Ayaw na kitang makita pa. Sandali lang po, wika ni Melanie. Huwag po kayong mag-away ng dahil sa akin. Adrian, pasensya ka na kung hindi kita na-appreciate. Hindi ko lang talaga ina-expect na gagawin mo yon sa mismong kasal natin. Melanie, ako ang dapat na humingi ng sorry dahil naniwala ako sa nanay ko. Magkasamang lumabas ng restaurant sa Adrian at Melanie. Habang naiwan naman si Carmina, Lucio at lola ni Adrian. Ayaw kong maging dahilan ng pagkasira ng inyong pamilya. Pwede kayong magalit sa akin. Murahin niyo ako hanggat gusto niyo. Pero sana maintindihan ninyo na ang damdamin at tadhana ng isang tao ay hindi isang biro. Hindi lang ito tungkol kay Adrian at Melanie. Kung hindi, pati na rin kay Crystal na naniniwala at umaasang mamahalin siya ng anak ninyo. Lucio, anak, ayaw ko sanang sabihin ito sa'yo pero siguro ay ito na ang tamang panahon. Mahal na mahal ko ang iyong ama, pero hindi niya ako mahal. Hindi dahil masama akong tao o dahil masama siya. Hindi siya pinayagan ng kanyang mga magulang na pakasalan ang babaeng tunay niyang minahal. Ako ang pinakasalan niya dahil sa kagustuhan ng aming mga magulang. Ako ang pinakamasaya noon sa pag-aakalang nagtagumpay ako. Nang ikasal kami ay umiyak pa ako sa sobrang kasiyahan. Noong ipinanganak kita ay naroon ang tatay mo. Magkasama kami, pero hanggang sa nalagutan siya ng hininga, ay ibang babae pa rin ang nasa puso't isip niya. Napakasakit para sa akin na buong buhay ko ay hindi ako minahal ng taong mahal ko. Ginawa ko ang lahat pero hindi yun naging sapat. Yun ang dahilan kung bakit lagi akong nasa trabaho. Trabaho ang inatupag ko hanggang makuha ko ang mga award at papuri. Pero hindi ko makuha ang isang bagay. At iyon ay maramdaman ang pagmamahal ng sarili kong asawa. Pasensya na anak kung nagkulang ako ng pagmamahal sa iyo bilang isang ina. Wika ng matandang babae. Ma,
Bakit ngayon nyo lang sinasabi ang lahat ng ito? Sana ay mas naunawaan ko kayo noon. Naluluhang wika ni Lucio. Pasensya na po kung nawalan ako ng kontrol sa aking sarili. Naging makasarili ako. Wika naman ni Carmina na noon ay umiiyak na rin. Ilang sandali pa ay dumating si Adrian upang sabihin ang dalawang magandang balita. Nakatanggap raw siya ng tawag mula kay Crystal at ayon rito, pupunta siya ng London upang ipagpatuloy ang pag-aaral kaya hindi na matutuloy ang kasal. At ang isa pang balita, napag-usapan nila ni Melanie na ituloy ang naunsa minilang kasal pero sa pagkakataong ito ay wala nang makakapigil pa sa kanila. Mahigpit na niyakap ni Lucio at Carmina ang kanilang anak at ganoon din ang lola ni Adrian. Natutuwa sila dahil naayos ang gusot hindi lamang sa kanilang pamilya, kung hindi pati na rin sa pamilya ni Melanie. Nang ikasal si Melanie at Adrian ay napakasaya ng kanilang mga pamilya, lalong-lalo na si Nicolas na noon ay nagagawa ng makapaglakad. Naihatid niya sa altar si Melanie na matagal niya nang pinapangarap. Mula nang maikasal ay napagkasunduan ng mag-asawa na asikasuhin ang kani-kanilang negosyo. Marami pa silang pangarap sa buhay at tutuparin nila iyon ng magkasama. Naniniwala silang ang pagmamahal sa isa't isa ang magiging lakas at inspirasyon nila upang pagbutihin pa ang kanilang ginagawa. Okay lang mag-asawa ng hindi mayaman, ang mahalaga naman ay nagmamahalan. Kung mahal ninyo ang isa't isa ay gagawa at gagawa kayo ng paraan upang makapamuhay ng maayos. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.